Mahirap maging member ng maraming clubs. Yung mga gustong sumali nga ng mga fraternities, iba kuminsan may hazing pa, nabubugbog ka pa just to be a member. And there are clubs that are so exclusive that you've got to prove your worth to be able to be there. So, mahirap pasukin. Pero merong isang club na dapat nating malaman, baka hindi natin alam, members pala tayo. This is the Fool's Club. Gusto niyo ba maging member niyan? Let us know kung member tayo ng Fool's Club. Ano yon? Samahan ng mga hangal. Parang ayaw yan nating sumali noon. You know, impressions are important. People are concerned so much about the impressions they make and what people think of them that they hire mga public relations specialists to take care of their image, to engineer how the public will perceive them. Marami mga consultants, image managers. But whose impression means so much more to you? We all have audiences. Kuminsan may kausap ako, pero yung pala ang tunay na audience ko, somebody else across the table. Siya pala talaga yung gusto ko impressin, props ko lang yung kausap ko. Right? It happens. There are things we do for others na yun pala hindi para sa kanya, yun para dun sa ibang nakatingin o sa ibang nanonood. So we're concerned with someone else. Who is our real audience? Whenever we say something, do something, kaninong impression ba talaga yung mahalaga? Needless to say, God's impression is the most important of all. It's important what people think of us. It's important what many groups think of us. But in the end, what really matters is what God thinks of us. Because God is our judge. Ang tunay na hukom lang naman talaga ang Panginoon. Kaya dapat mas pinahahalagahan kung anong iniisip niya. What could God be thinking of us? We don't want to look foolish in front of our children, if we have children. We don't want to look foolish in front of people that we value. And all the more, we don't want to look foolish in the eyes of God. Who is a fool in God's eyes? Could you, could I be members of the Fool's Club? Silently, let's pray one for another so that we may know if we are inborn and natural members of this society. Heavenly Father, we ask that you reveal your mind to us today. Give us a mirror by which we can see ourselves. Bayaan niyo, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita, makilala namin ng lubos at ng ganap ang aming sarili ayon sa pagkakakilala mo sa amin. May you teach us, O Lord, to measure ourselves by heavenly standards. Open our eyes, our ears today, so that we may be more and more like your Son, Jesus. And in the name of Jesus, we reject and rebuke any work, any falsehood, any distortion of the truth coming from evil. We welcome only your liberating truth, O God. Work among your people. We give you free reign to work in our hearts. Accomplish your purpose for bringing us together. Surely you have a purpose. We submit ourselves to you. Do your will, O Father, in Jesus' mighty name. Amen. What is the definition of a fool? Maybe very, very few people will call themselves foolish. We always reserve the terminology for others. Pero tingnan natin kung ano bang kahulugan na maging isang hangal or to be a fool. The dictionary tells us that a person lacking in judgment or prudence is a fool. Sa biblical sense, a person lacking in moral good sense is a fool. Today we'll have 7 main descriptions or qualities of a fool. Not for us to think of others, but to think of ourselves. Because we may be unknowing that we are members of the Fool's Club. Who are branded by the Bible as fools? Number 1. A fool is a person who has no God. Sabi sa Psalms 14:1, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. So that's one major definition of a foolish person. A person who has no God. And under that, there are several fine-tuning that we can do. A fool does not know God. Jeremiah 4:22, my people are fools. They do not know me. They are senseless children. They have no understanding. They are skilled in doing evil, yet they know not how to do good. Maraming tao ang gagaling, pero magaling sila sa mga masasama. Magaling sila sa mga hindi tama. The Bible calls them fools. People who don't know God. People who know all kinds of isms, all kinds of schools of thought, all the philosophies of the world, and yet they don't know God. What's the point in knowing so much
What's the point in understanding so much if after all of these things you'll still go to hell? And under still this definition that a fool has no God, a fool being godless trusts in himself. Sapagkat ang hangal ay walang kinikilalang Diyos, sarili niya ang kanyang ginagawang Diyos, sarili niya ang kanyang pinagtitiwalaan. Hindi masama na magkaroon ng self-confidence. Pero masama na kung yung confidence natin exceeds our confidence in the Lord to the point that when we do not agree with God, our idea prevails. Proverbs 28:26, "He who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is kept safe." So the foolish person, having no God, actually makes a substitute God, and that God is himself. Wala naman taong godless eh. Imposible. Either you have the living God, the real God in your life, or you have another person, or you have a thing, or a dream, or something. But there is always something or someone that we subordinate ourselves to, that we dedicate our efforts to. So, still under the fool having no God, a fool being godless is therefore characterized by evil conduct. Proverbs 10:23, "A fool finds pleasure in evil conduct." Kapag natutuwa tayo sa mali, fool tayo nun. Kapag meron kang kalaban, tapos bigla siyang nag-fail, tuwang-tuwa ka, you're a fool. Kapag nag-iisip tayo ng masama sa kapwa, tapos nangyari nga yung masama, tapos nagsasaya tayo, nagbubunyi tayo, you're a fool. Because a fool finds pleasure in evil. A man of wisdom or a woman of wisdom will delight in understanding and godliness. So, by this definition, so many people, especially self-glorifying pseudo-scientists and pseudo-intellectuals, are actually members of the Fool's Club. Yung mga nagsasabi that people evolved from amino acids, baka balot na balot ang sarili nila ng diploma, pwede ka nang gumawa ng paper mache, marami mga PhDs, ang dami-daming sinusulat na journals, but according to God, they are fools. So, whose standard is important to us? How many of us actually have now realized that we are members of the Fool's Club? Yung Fool's Club kasi walang admission fee, walang application form. You go there naturally, effortlessly, and it's difficult to get out of that club. Parang Hotel California. Sabi, you are welcome anytime you want, but you can never leave. You know that Hotel California stands for the Church of Satan. But that's another story altogether. Second definition of a fool. A fool has a religiosity apart from or contradictory to biblical spirituality. Hindi ko mo religyoso, hindi ko mo may relihiyon, banal na yon. Marami nga hindi pwedeng maging banal dahil religyoso eh. At si Lord, kakaunting tao ang tinawag niyang fools, kasama doon yung mga religious leaders of his time. The priests, the Pharisees, the temple holier than others, guys. Kaya sabi ni Lord sa Matthew 23:17, "You blind fools." Sino yung sinireferan niya? Mga pare, mga saserdote, mga religious leaders. Why? Because they place more premium on tradition rather than on the truths of God. They put more importance into what? Ritual rather than holiness. Mas pinapahalagahan nila yung mga ritual, yung mga kaugalian, kaysa sa mga katuruan. The Pharisees were not called fools for intellectual incapacity, but for spiritual blindness. Under spiritual blindness, sino yung mga fools dyan sa number 2 definition? Idolaters are called fools. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga nagsasabi ang mga Diyos-Diyosan ay representante ng mga espiritu sa langit, na ito ay kinatawa ng Diyos, na ito ay visual aid para makasamba, and they are reminded of God. Romans 1:22-23 is very clear. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of immortal God with images resembling mortal man and birds and animals and reptiles. Sa pagdudunong-dunong na daw ng mga ito, lalo nilang ipinakita ang kanilang kahangalan sapagkat ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga bagay na nilikha lamang. Makakakita ka nga naman ng chok, kahoy, papel, sasabihin mo, eto ang Diyos. Sasabihin mo sa bata, this is God.
Sabi ng Bible, claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of immortal God with images resembling mortal men or animals or reptiles. Under this, adherence to religious tradition at the expense of biblical correctness is a form of foolishness. Pag may mga kaugalian na labag sa Biblia at pinaghari pa natin sa ating buhay yung kaugalian, tayo daw yung mga hangal. Mark 7:8, you have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men. Mas pinahalagahan pa ang kaugalian, tradisyon ng mga tao, kesa sa salita ng Diyos. So by this definition, how many still fall by the wayside joining the fool's club? Ang dami-dami na. Third, a fool despises wisdom and discipline. Ang tao daw na hangal ay hindi nagpapasakop sa karunungan at sa disiplina. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Yung mga ayaw magpadisiplina, anong disiplina ang pinag-uusapan natin dito? Maraming anyo ang disiplina. One is, and of course, very important, church discipline. We are to submit ourselves to spiritual authorities. Hindi naman mga kung ano-ano lang na mga club ang church. Marami kasi mga tao ngayon, they go church hopping. Pag medyo na-offend dito, lipat doon. Ayaw dito ng air conditioning, lipat doon. Nainis dito, nabantutan sa katabi, lipat sa ibang church. They treat church like parang Lions Club o kaya Save the Whale Movement. Mga tao can so easily change kung ano ang mga gusto nilang alignment sa kanilang buhay. But Hebrews 13:17 says, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. So people who don't submit themselves to church discipline, they are called fools. Also people who don't submit themselves to state discipline. Anong sabi sa Romans 13:1? Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God had established. Ang lahat ng gobyernong legal, ang lahat ng pamahalaan na legal, ay pamahalaan na inilagay doon ng Diyos. Maging mga pamahalaan ng mga bansang hindi kumikilala sa Diyos, ang lahat ng kapangyarihan, all organized and legal authority, has the sanction and the approval of God. Unless you want to tell me that their authority is not submitted to God's authority, which is a far more difficult pill to swallow. Sinabi na sa Bible, dapat ang mga tao sumasubmit sa gobyerno. By this count, gaano karami dito ang nagbabayad ng buwis? At nagbabayad ng tama. Sa Pilipinas, kukonti-konti lang ang nagbabayad ng buwis. 3% lang yata ng population. At sa nagbabayad, 99.9% pa ng dadaya. Mirakulo na lang ng Diyos, nakatayo pa ang republikang ito. At sa konting nabayad, kalahati pa yata yung naibulsa ng mga hindi dapat magbulsa noon. So, miraculously, the country is still on its feet. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos at sumaludo na rin sa mga Pilipino kung paano ito nagagawa. But then, we always complain about the state. We always complain about this and that, sa traffic, sa blah, blah, blah. Pero ang totoo niyan, lahat naman tayo contributing factor sa problema ng bayan na ito. Hindi ka nagbabayad ng buwis, pero gusto mo free hospitalization. Hindi mo lupa, titirahan mo. Babayaran ka pa para ka umalis, galit ka pa nun. Di ba? Anong klaseng mga mamamayan ang mamamayan ng bayan na ito? Lahat ng ilog tinatapunan ng kalat pag nagbara, nagagalit sa gobyerno. Kahit saan nagpa-park, kahit na lang saan pumupulot ng pasahero, kaya tayo naaabalang lahat. We are all participants in this because we are an ungodly country. Because the Bible says you should submit to the governing authorities. Meaning yung no parking, don't park. Hindi ba? Napakasimple naman nun eh. Yung huwag dito mag-load and unload, huwag dun. When you actually defy state discipline, the Bible calls you a fool. So, dumami na ang mga miyembro. 10 na lang yata sa bulwagang ito ang hindi pa kasali ngayon. Eh marami pa, dahil 7 to, pangatlo pa lang. People who defy family discipline are also called fools. Proverbs 15:5. A fool spurns his father's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. Ang mga anak na hindi nagpapadisiplina sa magulang, the Bible calls you fools. Biglang dumami. Di po ba? Tapos may isa pa, self-discipline. Proverbs 25:28, like a city whose walls are broken down is a man who lacks self-control. So maraming mga
establishmento na kailangan nating submitan, ang church, ang estado, ang gobyerno, ang pamilya, at tapos sarili. Alam niyo yung mga human rights na usong-uso sa West, actually is reflective of the individualism and selfishness of the Western societies. Hindi masama na may human rights, dapat naman talaga. The Lord has invested everybody with dignity. Pero yung human rights at the expense of society, at the expense of the state, at the expense of the whole nation, sobra na yun. Sobra na yun. Kailangan nakasubmit tayo sa maraming layers of authority. Dahil, God-given ang mga hangganan ng pwede nating gawin. Tingnan ninyo. Mga kabataan, ayaw nyo mag-control ng sarili. Sige, gawin yung gusto nyo. Kinokontrol naman kayo ng magulang nyo. Pero sige, gawin nyo pa rin ang gusto nyo. Outside of that, pulis na ang kaharap nyo. Ang estado na, hindi ba? Hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng gusto natin gawin. May hangganan yan. At ang Diyos naglagay ng mga checks and balances para sa mga, oy, lumalampas ka na. Pero pag nilampasan natin yon, may free will naman tayo eh, pwede. Pero may kasunod pa uling layer of authority that will take care of it. Halimbawa, nakatakas ka pa rin sa gobyerno. Diba? Ang susunod na nun, natural law. O halimbawa, gusto ko mag-drugs. Sinasabi ng katawan ko, hindi dapat. Ginawa ko pa rin. Sabi ng nanay ko, hindi dapat. Ginawa ko pa rin. Sinabi pa rin ng gobyerno, hindi dapat. Ginawa ko pa rin. Hindi pa rin ako nahuli. Pero na-overdose naman ako. Bigla akong namamatay. Diba? Meron pa rin mag-i-impose ng mga hangganan na yon. Pag nilampasan nyo, the next layer will impose. At kaduluduluhan nun, ayaw nyo pa rin. Ayaw na yun si Lord. Wala tayong lampas dyan. Wala tayong takas. The Lord has created all people and everything in His creation na merong chain of command. Merong orderliness. Pag lumabas ka doon, you suffer. And the sad thing is, other people close to us suffer with us. So, a fool does not want discipline. Pero actually, nakakadisiplina din. Halimbawa, ayaw niyong pigilin ang sarili niyo na mag-overeat o mag-undereat o mag-overpagod or whatever. Sabi ng nanay niyo, huwag ka masyado mapagod. Hindi ka pa rin nakinig. Sinasabi na ng Department of Health, ng gobyerno, o gawin ito, o gawin yan para ka malusog. Ayaw mo pa rin. Then you get sick. Ayun, pahinga ka. Meron pa rin mag-i-impose ng law of God. Hindi tayo pwedeng tumakas. So huwag na lang tayo makipagtunggali sa Diyos, hindi naman tayo mananalo eh. Mabuti pa, mag-submit na lang and find wisdom in it. Like David says, how beautiful are your laws, O God. Hindi niya nakikita yung law of God na para siyang pinipigil, kinukontra ang kaligayahan niya, kundi nakita, tama talaga ang Diyos. Correct siya talaga. Dapat siya talagang sundin. Number 4, description of a fool. A fool does not spiritually prepare for eternity, but is concerned only with the pleasant pleasures and pursuits. Isa daw hangal, hindi naghahanda sa kabilang buhay. Ang mahalag lang sa kanya, yung ngayon. At yung mga sarap ng buhay ngayon. There's a classic example sa Luke 12, 16 to 20. The Lord told him a parable. The ground of a certain rich man produced good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods, and I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Dapat nating pansinin na hindi foolishness na improve ng inyong agriculture o ang inyong crops. Hindi foolishness to build bigger barns, to store more produce. Hindi yon. The foolishness here is to focus only on that and forget that any moment you can die and face your maker. Ano yung dalawang disadvantages? Hindi mo nahanda ang sarili mo sa pagharap sa Diyos. Pangalawa, yung pinaghirapan mo, iba lang ang makikinabang. Lalong-lalo kung yung asawa mo na iwang buhay at nag-asawang muli. Oh, di ba? Sino ngayon na mag-e-enjoy ng iyong mga ipinundar? Kaya sabi, you fool! This night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? You'll never know. The guy out there na ayaw mo, biglang naibigan ng iyong anak at napangasawa, minana ang iyong mga ipinundar. You'll never know who will get what you're putting together in your life. So hindi naman masama to put something for yourself and for your loved ones. But the point is, that is not everything. Anybody
who forgets about eternity and is concerned only about here and now is called by the Bible a fool. So siguro sa society natin, yung mga tinitingala, successful people, big guys, big deal, lagi mga nasa dyaryo, laging naiimbita sa malalaking event, actually ang tingin ng Diyos doon, fool. So sabi ko ng mga anghel, anong Lord yan nangyayari doon sa isang lugar? A fool's party. Pero bigayan kayo ng bigay ng mga award, ng mga plaque at kung ano-ano because you know, iba na standard natin kung ano yung hinahangaan eh. Kaya naman sabi sa Bible, the wisdom of man is foolishness to God. Hindi masama to achieve, alright? Hindi masama na maging mahusay, maging magaling. Pero kung yun lang ang inatupag ninyo sa buhay at hindi natin pinaghandaan, nakaharap ka sa Diyos, you are a fool. Number five. Another definition of a fool has a loose tongue. Masyadong matabil, madulas ang dila, at mahilig dumaldal. They are called fools. Sino-sino yon? Bakit tinitingnan nyo katabi nyo? Siya ba yun? A fool slanders other people. Yang mahilig manira, sinasabi sa Bible, is a fool. Proverbs 10:18, whoever spreads slander is a fool. Ngayon, institutionalize ang foolishness. Di ba? Ang dami mga programa sa radyo, sa TV, mga magazine, mga dyaryo na talagang puro slander ang laman. Tawag pa lang, intriga, gossip, chismis. Doon pa lang. Ang dami-daming pera ng planeta na napupunta sa pag-imprenta ng mga kahangalan. Ang kukunti-kunti na nagpupunta sa pag-imprenta ng mga Bible at mga tama. Ang dami-daming airtime sa radyo at sa TV na uubos sa walang katuturan ng mga bagay. Kung sino na ba ang asawa ni ganito ngayon, anong pakialam natin kung sinong asawa ni ganon? Di ba? Pero yan, pinagkakaguluhan. Ano ba ang brand ng damit ng suot ni ganyan? These are senseless rubbish that has no meaning at all in eternity. Sabi, a fool slanders other people. Yung iba, industriya yan. Tuwang-tuwang matawag na reyna ng gossip. Di ba? Emperatris ng chismis. At parang honor. But the Lord looks down on that and says, pweh, this is foolishness. Sino ba? Do you need the admiration of fools? We'll rather have the rebuke of wise men rather than the admiration of fools. Hindi kahanga-hanga yung mga taong hinahangaan ng mga walang alam. Kaya yung hysterical and mass following ng mga kung sino-sino mga idol, hindi kahanga-hanga yun. Pag kasabing marami akong tagahanga, ay tingnan ko nga ang anong qualification ng mga humahanga sa iyo at pag nalaman, eh yan naman pala, walang malay ito, walang muang. It's not a matter of pride na may humahanga sa iyong mga hangal. Mas mabuti pa na pinapagalitan ka ng matatalino, may napapala ka doon, kesa pinapalakpakan ka ng mga hangal. Dahil wala namang kahulugan yun eh. It is meaningless. Who else is a fool under the loose tongue? A fool who does not keep secrets, a person who does not keep secrets is a fool. Eto na naman, marami na naman sumali. Yung iba ang kanilang hanap buhay full-time, maghanap ng lehim. Di ba, na kung sino-sino, bistuhin ang lahat ng tao at ilagay sa dyaryo bukas. Sabi sa Proverbs 11:3, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Kakaibiganin ka para lang pala ibenta ang iyong istorya sa mga tabloids. That's a fool. And another foolish person is a one who generously expresses opinions. Yung hindi naman tinatanong, lagi niya sinasabi kung anong iniisip niya, ang kanyang palagay, ang kanyang mga opinion. Sabi sa Proverbs 18:2, a fool finds no pleasure in understanding, but delights in airing his own opinions. Why? Why are you called a fool when you're always airing your own opinion? At least when you keep quiet, people might think you're intelligent. Pero the moment nagsalita ka na, ay nako, you already place yourself correctly in the hierarchy of what? The measurements of wisdom or foolishness. Yung nagsasalita, nabibisto lang ang mga hindi niya alam. Pero kung hihingi naman ng ating opinion, tama magsalita. Pero yung lagi nalang buhay ng may buhay, this is how you should live, this is how you should live. You are so generously giving opinion, unsolicited ones anyway, the Bible calls us fools. Then number six, a fool finds pleasure in evil conduct. That you already have discussed. A fool finds pleasure in evil conduct, according to Proverbs 10:23. Therefore, ito yung mga foolishnesses under evil conduct. One is, a fool is quarrelsome. May mga tao, they take pride na sila ay matataray.
na masusungit sila, na wala silang pinapalampas. Sabi sa Proverbs 20 verse 3, it is to a man's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Minsan nakakawalang gana eh, ang ganda-gandang tao, ang ayos-ayos ng bihis, tapos konting bagay, aawayan yung dispatsadora. Sino ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Blah, 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 blah. You know? The more you display your foolishness, ipapatanggal yung tao sa trabaho dahil na-offend siya, gagamit ng power dahil lang yung nainis siya, sisirain niya ang buhay. You know, a fool is quick to quarrel. That's what the Bible says. It's good na you are so serene, like a placid pool without blemish on its face. Yung parang tinawag ka, call me serenity. Diba? Hindi yung ligaya ang itawag mo sa akin. Tawagin mo ako na kapayapaan. Yung kahit anong gawin mo, hindi mo ako magugulo. Hindi mo naman ako satellite. Bakit ako iikot ng orbit sa'yo? Sa lagay kung quarrelsome ka, ginawa mo na rin akong quarrelsome, edi wala pala akong paninindigan. Pangit ang mood mo. Bakit ako mahahawa sa pangit na mood mo? Bakit? Slave mo ba ako? Bahala ka sa pangit mong mood. But I'll keep my nice mood. Diba? Natapakan mo ako, nabuhusan mo ako ng isang balding isda. I will keep my cool. Diba? Alam nga naman, pag hinampas na rin kita ng isda mo, pareho na rin tayo. There's something wrong with getting even. When you get even, pareho lang kayo. Therefore, you lose the moral ground from which you can address the problem. Dahil pareho lang eh. Huwag kayong tumatabla. Pag tumabla kayo sa gumawa ng mali, pareho na kayo. And the Bible tells us that we should be better than the worldlings because Christ is in our hearts. So, a fool gives full vent to anger. Pagka daw nagalit at talaga namang walang kapigil-pigil, in-express mo, lumabas talaga yung pagkahalimaw mo dahil nagagalit ka, di ba? Hindi ka daw noon marunong na tao. Proverbs 29:11, a fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control. I remember one friend, no? Meron siyang kakilala, mga artista sila, kumain sila sa isang fast food. Na-offend itong isang babaeng artista sa service, alam niyong pinaggagawa niya? Nagtitili siya ng todo, talagang nag-iskandalo siya na para talagang end of the world. And all of them found it amusing. A bunch of fools. Because according to the Bible, a fool gives full vent to his anger. Yung pag natapakan mo, nangangagat, aso yon. Diba? Hindi yung tao. Pag natapakan mo at nagulat, tinuka ka, ahas yun. Paano tayo nagbe-behave pag nagulat? Bigla kang minura, bigla kang ininsulto, kinat ka sa pagdadrive mo, how do you behave? Tao ba? Kasi yung tao, nakakapagtimpi, lalo yung anak ng Diyos. Nagugulat, pero may serenity. Kaya doon nalalaman how do we behave Yung aso, pag tinapakan mo, kakagating ka. We should behave better than dogs do. We should not be fools. Finally, a fool disregards good interpersonal relations. Wala siyang pakialam sa mga tao. Lalong-lalot, hindi niya kailangan ng tulong ng mga tao na yon. Hindi niya igagalang. Wala siyang concern man lang sa kanilang ikabubuti. Katulad ni Nabal sa Bible, di ba? Matapos si David i-protect ang kanyang mga ari-arian at humihingi lang si David ng kaunting pabuya, tinanggihan niya. Kaya yung kanyang asawang si Abigail went to David and apologized. At ang sabi ni Abigail sa 1 Samuel 25:25, may my Lord, meaning David, pay no attention to what that wicked man Nabal has done. He is just like his name. His name is fool. Yung walang pagtanaw ng utang na loob. Pero you know, utang na loob is not forever, ha? Hindi yung buong buhay nyo na binabayad nyo sa utang na loob. Yan ay ginamit ng lahat ng mga makakapangyarihan na institusyon sa bayan na ito to continue to enslave our people. Kaya tayo laging inuuto, utang na loob, complex utang na loob. So utang na loob dati sa white man, din na lang tayo ng Bible, so paalipin na tayo habang panahon, ganun ba yon? May utang na loob tayo, let's express our thanksgiving, but utang na loob is not forever. Hindi lahat-lahat na, may utang na loob tayo dyan, alipin na tayong lahat. Gumawa tayo ng mabuti, gawan din natin ng mabuti. Pero hindi ibig sabihin, lahat-lahat na ng buong buhay natin, aalipin din na dahil lang tayo may utang na loob. Ginagamit niyan lagi to exploit us. Inuuto ang buong bayan na ito. Fine qualities of the Filipino, utang na loob. Kaya ikaw naman talaga ngayon, talagang sukdo lang magpaka
ali-alipin ka na eh dahil may utang na loob ka. Honor is not fitting for a fool. Pero ito, honor in God's court, ha? Hindi honor in men's court kasi kumisan yung mga most dishonorable, yun ang maraming award sa mga human groups. Ang mahalaga, sa tingin ng Diyos, sino ba ang mayroong honor? What else do fools get? Ruin. Ruin. Proverbs 10:10, a chattering fool comes to ruin. And under ruins, marami pa yan, ang mga sub-meanings. Ang mga fools daw, ang kanilang napapala, mabugbog. Magulpe. Proverbs 18:6, a fool's lips bring him strife, and his mouth invites a beating. Yan. At marami talaga, nabubugbog dahil foolish. Penalties. Sometimes, maraming paraan yung bugbog na yan. It may not be physical, pero nagbabayad tayo if we are fools. Penalties. Proverbs 19:29, penalties are prepared for mockers, and beatings for the back of fools. Hindi nakakalusot yung foolishness. Meron yung day in court. And there will be justice. At heto ang masama, malungkot. Even family and companions of fools suffer. Number one na yung parents. If you are a fool, your parents suffer. Sabi sa Proverbs 17:21, to have a fool for a son brings grief. There is no joy for the father of a fool. Oo nga naman. So dinami-rami na magiging anak sa mundo, bakit ba ito pang naging anak ko? Yung talagang puro na lang dusa ang ibinibigay. May mga ganong anak, walang ibinibigay sa magulang, kundi pagdurusa, paghihirap. Pati yung kasamahan, kabarkada ng mga fools, meron din silang suffering. Proverbs 13:20, he who walks with the wise grows wise, but a companion of a fool suffers harm. Kaya ang sabi sa Bible eh, blessed is he who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Pinipili natin ang kasama. Kasi kumisan may kasama ka, biglang na-raid yung kotse, kasama kayo pala, puro drugs doon. Siyempre, kasali ka rin sa hinuhuli. Hindi pwedeng sabihin mo, ay, hindi ko alam yan. Or whatever. So many people may not realize that in the eyes of heaven, they are considered fools. Because they cling to their own versions of wisdom and standards of foolishness. In closing, I'd like to remind you of Proverbs 3:7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So silently, let's bow before the Lord and ask ourselves, could I be a member of the Fool's Club? I did not want you to come here to shatter your sense of self, but it's good to be shaken by the truth so that the truth can prevail. If yes, you are a member of the Fool's Club, according to the definitions of the Bible, get out of it at once. Walk out that door today with a firm resolve not to remain a fool the rest of your life. And if not, if you're not a fool, thank God. Keep it up and be wiser. Because the biggest room in the world is the room for improvement. You can never stop improving. For about a minute, let us allow the Holy Spirit to finish the message. Hinga natin ang application. Am I a fool? Show me, Lord, so that I will be a person of wisdom.